sa mga kaganapan, sa mga product na nilagay ko sa mga masap. And balikan ko kayo later. Dini, 10:15 a.m. Dini. Sa atin, di ba, Pilipinas? Then, today, susubukan ko. Medyo kulit. Dali. Kiss. Magbibidyo tayo? Magbibidyo ako. Babe ka lang dyan. It's a beautiful day, beautiful people, and welcome to Like Kagandahan. Welcome back sa aking channel. Ako po ay naka-jacket at kalamig din sa amin sa indang kahit ang haling tapat. And wala pa akong lakad. Kung napapansin nyo ay medyo nakaayos ako. Actually ho, dito lang ako today sa bahay and ako ay maglalaba and magpapaligo ng aking mga alagang pusa at aso. Since dito lang po ako sa bahay today, ay di naisip ko nga akong i-review yung bago kong biniling product, yung Maybelline Line Tattoo, yung Crayon Pen, saka yung High Impact Liner. Iriho. Kasi ho, nito hong last December, meron ako makeup gig. May wedding gig ako. And that was December 27, 2019. Eh, ngayon, di, syempre, okay na ho yung makeup ni Bride. Tapos na. And nilagyan ko siya ng very light na black eyeliner. So, ang ginamit kong product ay, hindi ko na babanggitin kung ano yung product na iyon. Ay talaga naman kung nagkanayan, nag-smudge ho din sa may gilid na area, i-photoshoot pa lamang. Ay di ho ako eh talagang nangarag. At sabi ko eh, Diyos ko po, hindi pa tapos ang wedding eh, ngarag na ang bride. Ay di kundi ang bakla ay super retouch. Kasi ho, yung aking ginagamit na eyeliner ay hindi ko nadala. Yun hong L'Oreal na infallible black eyeliner nila. Yun kasi waterproof. Kaya okay siyang gamitin. Ay naiwan ko ho pala sa bahay. At saka alam nyo ba guys, ako'y katanga-tanga. Iri nga pala, ay hindi tinatasahan. Kaya lumit ng ganiri. Iri nga pala, pinipihit lamang din sa ilalim. Tapos lalabas na doon yung gayon. Yung pinaka eyeliner niya. Yung, ang tawag din yun, yung pinaka charcoal. Ay ako, tinasahan ko ng tinasahan. Kaya lumiit ng lumiit. Di bali nga, di iri nga ho, eh, magandang gamitin kasi nga ho, iri waterproof. Eh, nagkatoon nung time na yun, eh, hindi ko dala. Ay di ako nga ho, nung isang araw, eh, pumunta ng SM13 at bibili nga ako ng bagong eyeliner doon sa L'Oreal Infallible. Eh, wala akong stock, so hindi ako nakabili. Pagpunta ko kay Maybelline, inoffer sa akin itong crayon pen saka yung High Impact Liner. So sabi ko, sige, susubukan ko. Kung talagang siya ay matatag at matibay. Kung talagang siya hindi nag-i-smudge. Kasi nga ho, iring L'Oreal Infallible Black Eyeliner. Subuko na. Kasi nga, nagamit ko na before. Kasi tinan nyo ho, hindi talaga siya kaagad-agad humahawa sa kamay. And siya ho talaga ay waterproof ko. Yan ho. Hindi siya nawawala. Inspray ako ng tubig, oh. Hindi ho na-transfer. Walang... Tapos, din naman tayo kay Maybelline. Unahin ko yung crayon pen. Actually, ito siya. Ganito siya kahaba. Tapos, pinipihit nga pala rin pagay yung para tumaas yung charcoal niya. Ayun. Tapos, pwede rin nyo rin ibalik para ano. Hindi ko na papahabain at baka maputol pa. So, subukan ho natin kung talagang ito ay mabisang waterproof. So, ay, nagtatransfer ho siya sa aking kamay. Yung crayon pen. Paano po kaya pag ating binasa? Ayan. Oh. Lagi ko siya ng tubig. Pero hindi, meron lang po siyang naiiwan, pero pag sa unang lagay po, nagtatransfer siya kaagad. Siguro po dapat pag ginamit siya, hayaan muna siyang matuyo. Pabayaan muna siya. Tapos siguro pag tumatagal na, saka siya kumakapit. O ayan ho, meron pa rin naman siya. Although nag-transfer siya nung paglagay ko, nag-transfer siya sa aking daliri. Pero meron pa rin siya naiiwan. Ayan. Tapos ilan namang high impact liner. Ayan. Oh.
Maganda po yung kanyang, ano ba tawag doon sa dulong? Iyo, nakalimutan ko. O, yung brush niya. Yan. Maganda ho siya. Tapos, lalagay ko na siya dito sa aking kamay. Maganda ho siya kasi basa. So, isang pahid nyo lang meron na. Tingnan natin kung magta-transfer sa aking... O, syempre, basa pa nga siya, magta-transfer. So, ulitin ko ho ang paglalagay. Then, i-wait ko siyang matuyo. No? Ayan, mali-mali na nakadadampot. Dininalaang. So, hintay lang tayo ng konting segundo, konting minuto kung para matuyo siya. Na guys, tuyo na siya. Maganda. Hindi siya nagte-transfer. Tapos, kahit kuskusin nyo, hindi nabubura, oh. Subukan natin sa tubig. Ay, perfect siya, guys. Oh. Walang bura talaga. So, ayun na nga, guys. Sila ay may power sa tubig. Hindi agad sila basta-basta natatanggal. So, napansin ko lang, mas darker yung L'Oreal. Ito. Ito yung L'Oreal kasi na eyeliner. Ito yung Maybelline na crayon pen. Ito naman yung... what you call that? Ang tawag doon? Yung kanilang high impact liner. Ito yung nasa taas. So, susubukan ko sila today. Kasi, syempre, iba yung pawis eh. Diba? Iba yung pawis sa tubig. So, habang gumagawa ako dito sa bahay, isusuot ko sila. And tingnan natin kung sino yung matatag, talagang matibay sa kanila. Guys, din sa aking kanang matang, ilalagay ko yung L'Oreal Infallible Black Eyeliner. Ilalagay ko siya sa aking lower lash line. Dito naman ho sa aking kabilang mata, sa aking lower lash line, ang ilalagay ko yung Maybelline Line Tattoo Crayon Pen. Nga pala guys, ito nga palang L'Oreal Infallible Black Eyeliner is around more or less 400. Nalimutan ko yung exact na presyo ni Ray. Tapos ito namang Maybelline Line Tattoo High Impact Liner. Ito ay 249. Ito namang kanilang crayon pen ay 299. So, ayan guys, tapos na aking paglalagay ng eyeliner sa aking lower lash line. So, bale, yung dito sa kanan, yung L'Oreal, and dito sa kabila, yung Maybelline. Tapos, maglalagay din ako ng tungkil para masubukan din natin ang galing nitong kanilang high impact liner. So, eriho, okay, tapos na magtungkil, yun yung check ay, so, 10:15 AM na. And gagawin ko na yung mga gagawin ko today, and babalikan ko kayo later para sa update and performance ng mga product na nilagay ko sa mata ko. So, see you again later. Hello guys, I'm back. Katatapos ko lang maglaba at kasasampay ko lamang sa likod ko. And so, almost 4 PM na. Nang hapon, kaya maririnig nyo rin na nagko-concert na ang mga manok. Pasok tayo sa loob para mas maliwanag. Meron na tayo sa tunay na liwanag. Pagod na ang lola nyo. Ako na pagod sa paglalaba. Kahirap talaga maglaba. But anyway, pasensya na kayo sa mga manok at oras ng concert. So, eri na nga. Tingnan nyo yung nakalagay sa aking kamay. Diba tatlo yung kanina? Dito kanina yung... pang check eye, yung liquid eyeliner, ito yung Maybelline crayon pen, ito naman yung L'Oreal Infallible. Kung mapapansin nyo, nawala na yung ano, yung liquid eyeliner na Maybelline. Sumama na siya sa aking pagbabanlaw. Tapos ito namang crayon pen, saka yung L'Oreal Infallible na eyeliner. Laban sila, oh. Kung mapapansin nyo kanina, parehos, yung L'Oreal, mas dark, mas black kanina. Pero ngayon, halos pareho na lang sila. Tapos, check naman natin yung nasa mata ko. Kung ano nang kinalabasan. So far, okay na okay pa siya. Walang smudge. Hindi siya nagkakanay. O, hindi nagkaypot ang aking eyeliner sa mata. Kung ano yung nilagay ko kanina, ganun pa rin siya. Tapos, yung check eye naman. Palibasa ako, ulagang maglagay ng check eye sa sarili ko. Parang nagbubuo-buo.
Yun. So, malalaman natin pa mamaya kung ano pang magiging, kung ano pang itatagal nitong mga product na ito. So, ako ay magpapahinga muna ako ng kaunti and then ako'y kakain. And babalikan ko kayo ulit. Hello guys, I'm back again. So, ayun, ako ay kumain and then nagpahinga. So, update tayo. Alas 6 na ng gabi. And okay pa rin ang aking mga eyeliner. And hawakan ko siya kung magta-transfer sa aking mga daliri. Eri, unahin ko yung Maybelline. Oh, ayan po. Wala nag-transfer sa Maybelline. Tapos ito namang L'Oreal. So, wala din po nag-transfer. And then, magsha-shower po ako and update ko ulit kayo. See you again later. And I'm back guys again and again. Fresh from the shower. So, eto na. May hirap tanggalin yung eyeliner. Para siyang may stain. Ayan po, oh. So, sa right, parang mas may stain yung L'Oreal kumpara sa Maybelline. So, guys, eto na. Para sa akin, check na check yung dalawang eyeliner. And so, guys, kung kayo naghahanap ng waterproof eyeliner, bilhin nyo yung L'Oreal Infallible at saka yung Maybelline Line Tattoo Crayon Pen. Bonggang-bongga yung ano niya, effect. Hindi siya natatanggal agad-agad. Tapos, yun namang liquid eyeliner, yung Line Tattoo na High Impact Liner. Madali siyang matanggal o hindi siya nag-stain. So, para sa akin yung performance niya, okay lang din. Hindi masyadong bonggang-bongga, pero okay lang. So, yun lang guys. Sana may na-share ako sa inyo today. Maraming salamat sa pagtutok sa mga nanood at tinapos ang aking video today. Thank you, thank you. And lagi kong sinasabi, don't forget to click the subscribe button. At para laging updated sa aking mga bagong video, click the notification bell. Bye-bye po. Till my next one. Thank you.